Mateo 18. Nang panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at tinanong nila siya, "Sino ang mas una sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus sa isang maliit na bata at ipinagitna sa kanila at sinabi, "Sinasabi ko sa inyo na hanggang hindi kayo nagbabago at nagiging katulad ng maliliit na bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ang nagpapakababa gaya ng maliit na batang ito, siya ang pinakamalaki sa kaharian ng langit. At ang sinumang tumanggap sa batang ito dahil sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin. Ngunit kung may tumisod at magpadapa sa isa sa maliit na ito na naniniwala sa akin, mas makabubuti pa para sa kanya na itapon siya sa ilalim ng dagat na may taling malaking bato sa kanyang leeg. Sawim palad ang daigdig dahil may kinatitisuran ang tao. Kailangang sumapit ang mga pagkatisod ngunit kaawa-awa ang tumitisod at nagpapadapa sa kanya. Kung ang iyong kamay o paa ang nagtutulak sa iyo sa kasalanan, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pa sa inyo ang pumasok sa pingkaw o pilay na buhay kaysa matapon sa walang hanggang apoy na may dalawang paa at dalawang kamay. At kung ang mga mata mo ang nagtutulak sa iyo sa kasalanan, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pa sa inyo ang pumasok sa buhay na may isang mata kaysa sa apoy ng gihena na may dalawang mata. Huwag sana ninyong hamakin ang isa sa maliliit na ito. Talagang sinasabi ko sa inyo na laging nasa harap ng aking Ama sa langit ang kanilang mga anghel sa langit. Pumarito ang anak ng tao para iligtas ang nawawala. Ano sa palagay ninyo? Kung may 100 tupa ang isang tao at naligaw ang isa sa mga ito, hindi ba niya iiwan sa kaburulan ang 99 para hanapin ang naliligaw? At sinasabi ko sa inyo, kapag nakita niya ito, mas matutuwa pa siya rito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, ayaw ng inyong amang nasa langit na mawala isa man sa maliliit na ito.